Ready na kayo? Yeah! Let's go! Let's do this! Okay, challenge ang inyong kaisipan at ang inyong imagination. Okay, ito ang mechanics natin. May tanong ako sa inyo. After ko itanong yan, yung tanong pala ay tungkol sa isang bagay na mahanap nyo sa loob ng mga bags na nakasabit dyan. Mm-hmm. Ang unang makakahanap ng mystery object, ang siyang unang makakapagsagot. Alright? At pag nakasagot na kayo, kailangan nyo i-prove ang inyong sagot sa pamamagitan ng isang experiment para maniwala kami. Meron tayong laruan sa loob ng pichel na nakabaliktad. Di ba? Nakita nyo? Oh, may parang muffin dyan. Parang muffin parang or cupcake. Okay. Sa tabi, meron tayong paper napkins, water na nasa spray, baso and lighter. Okay. At ito ang tanong. Okay? Gamit ang mystery object ha, at iba pang mga gamit na nandito sa mesa, paano nyo bubuhatin yung pichel na ito? Okay? Nang hindi hinahawakan, nang ganyan, bawal yung ganun, ha? Para ma-search o makuha ang mystery object na sa loob. Aba. Bawal hawakan! Bawal. Bawal hawakan ang mystery object. Ready na? So, search for the object. Ang makakakuha ng object, ang una makakahanap ng object, siya ang una makakasagot. Ready? Get set! Go! Go! Ah, sige. Ang dami naman siya pala nito. Naka-gloves nga pala ako. Okay. Ano kaya yung mga laman dito sa... Mananalo na kaya si Kuya Roadfil today. Wala naman. Sa harap, ano kaya dito? Wala pa rin. Parang wala dito. Parang wala naman yata talaga eh. Parang wala naman yung mystery object dito. Clue. Maliit lang siya. Clue. Ay, mayroon dalawang objects. Okay. We have a... Well, not a winner yet. Hindi pa. Hindi pa ba? Hindi pa winner. Hindi. Yan na yun. So, ito ang mga natagpuan ko. So, alin dito at tingin mo ang mystery object na makakatulong sa iyo para iangat itong pichel nang hindi hinahawakan? Siguro, to challenge myself, ang pipiliin ko ang kandila. Wow, okay. Sige nga. So, kandila daw ang sagot? Sabi kasi nila, pag ginamit mo itong kandila, tapos itong lighter at yung baso, siguro parang ia-absorb niya, pataas yung oxygen. Ito na nga po, umpisahan na natin. So, medyo tricky siya, pero... Medyo tricky to. Hindi ko alam po mga iBilibers kung ano yung mga dapat natin gawin. So, sisindihin ko na yung kandila. Pagkatapos, siguro dahil sa pag-aabsorb ng ating oxygen dito, mamaya dapat maangat ko na siya. So, titingnan ko ah. Naubusan ng oxygen, namatay yung light. Hala, kaso hindi pa rin siya umangat. Pero hindi siya umangat. Was good try though. Good try. Kuya Rod, mukhang do you wanna mahirap, try? Kuya Rod, ikaw nga. Nag-ekon lagyan ko kaya ito ng ano? Papel? Itong loob. Aba, okay. Kakaiba yan ah. So, iba yung diskarte ko, iba yung diskarte ni Kuya Rod. Hindi na ako sure. Para, Kuya Chris! Pero baka may impact yung ano. Tingnan natin. Subukan natin. Okay. No harm in trying. Yes, and that's what science is all about. Try lang, try. And then... Ay natin ayan. Mawala. Uy, parang or masunog yan nasa loob. Hala! Pinatay nung tubig yung kandila. Ay, grabe hindi naman. Sobrang hirap naman. Ito na. Almost there. Actually, yung kinumbine yung sa'yo, yung ginawa mong una without the tissue, tama in principle yung idea mo. And then, dinagdagan niya ng tissue, tama na. Execution na lang. Konting execution na lang. Anong mali doon? Kailangan, dikit na dikit siya. Nakalapat talaga. Pati yung sides. Para sumama talaga siya. So, babasain. Basain? Ang tissue. Every pichel. Surface na nakatouch siya, mas malawak yung surface na may contact siya with the pichel. Kandila. Sindihan ng kandila. Sana gumana. And then, put the glass on top of it. Medyo diinan lang ng konti. Aba. Ayun! Nawala na yung apoy. Wow! Dito talaga siya! Nakuha na! Akala na ako na panalo! Nakakatawa naman! Ayan! Diba? Dikit na
siya. So using the tissue, water, kandila, baso, naiangat natin ang pichel nang hindi siya hinahawakan dito. Ah, ang galing! Ah! Nung tinakpan ng baso yung kandila, naubusan ito ng oxygen kaya namatay ang apoy. May epekto ito sa hangin sa loob ng baso. Mabilis lumamig yung hangin at nag-contract o sumakop ng mas konting space. Dahil sa cooling o contracting air, nagkaroon ng vacuum or lower pressure sa loob ng baso. At dahil sa mababang pressure, mukhang nahigop ang pichel at sumama sa basong binuhat. Pero ang totoong nangyari, the gas from an area of high pressure exerted a push into an area of low pressure. Ang high pressure gas mula sa paligid ng pichel at baso ay tinatawag na atmospheric pressure. At tinatulak nito ang pichel papunta sa low pressure gas na nasa loob ng baso. Kaya dumikit ang pichel sa baso. I believe